Loka Gemas, good morning and welcome back again to my vlog. This is Vince. So in Gemas, pupunta po kami ni Jay Wala dito sa sentro ng Ubay, sa part po ng Ubay which is sa Sunog, kasi magpapagupit po kaming dalawa. So naglalakad lang po kami Gemas kasi meron pong checkpoint dito kanina. Ngayon buti na lang kakaalis lang, so mas mabuting huwag tayong magmotor kasi mahuli tayo. So maglalakad na lang po kami. Iniwan na. Hey babe. So dito po yung checkpoint kanina ka Gemma. Sobrang dami pong nahuli. So buti na lang po. Kanina din kasi bumili ako ng itlog. Inutusan ako ni mama. Nakita ko na merong mga nagumpukang mga sasakyan. Tapos mga tao. Ang daming tao. Kaya pala. Ano na pala? Checkpoint pala. Tapos LTO pa. So delikado tayo doon. Kaya dapat active tayo always. I mean alert pala, alert tayo always. Dito po yun kanina yung checkpoint, sa gitna talaga, crossing po. So dito lang po kami sa barangay Sunog, malapit lang po sa barangay namin. So nalalakad lang po ng mga 10 minutes. 10 minutes ba? 4 minutes and 58 seconds. So dito lang po na ito po yung chapel ng Sunog, barangay Sunog. So ano po to, publisher na po to ng Ubay. So dito po kasi lumipat yung tagagupit namin ni Joella. Nagbukod na po siya ng barbershop. Lasirado. Pasi na scale it, eh. Oh, i-open din niya di, eh. Ano ba yan? Close. La close ka Gemas. Ikaw. So yun, lipat na lang po kami sa isa pa namin pinapagupitan. So sakay na lang po kami dito sa tricycle. So dito mag-commute na lang kami ni Jeya. Ayun, ito ko libre. Ayan, dito na lang po kami. Mamamasahin na lang po kami. Tara. Gemas, kakarating lang po namin dito. So yung pagupitan kasi namin ay sa harap lang po, sa harap lang po ng Ubay Fire Station. Eh please, saan mo kayong tago? Daya ba natin kaskinsa ha? Maraya, 330. Mayroon natin kaskinsa. Thank you ya. So ayan, papasok na kami. Kasi ito yung Ubay Fire Station. So dito po yung pinapagupitan namin. Kasama ko dati si Bunjor. Ngayon si Jewella lang kasama ko. Sirado dyan. Darado yun, lapas mo na. Thank you.
A few moments later. A few moments later. Said ka, Gemas, at last, tapos na po kami magpag-upit ni Jaya. Well, so mag-abang na muna kami dito na tricycle talaga para pauwi dun sa bahay or sa lugar namin kasi hindi nga po kami nagdala ng motor kasi may checkpoint po kanina. Yan, thank you po kaya Francis at saka sa asawa mo. Thank you. Yan. So yun ka, Jermas, kakauwi ko lang po dito sa bahay. So kanina po habang kakatapos lang namin ni Jewel lang magpagupit, sumakay kami nung I mean yung tricycle. So nalobat po bigla yung phone ko, so hindi na po pwedeng makapag-video. So nakasakay nga po kami tricycle pero hanggang dun sa iskinita lang po na aming barangay sa may Tulay.
So doon kami huminto, tapos nakasalubong ko si mama kanina na nagdala ng payong na naglalakad. Tapos tinanong ko si mama kung saan siya pupunta. Sabi niya magbabayad daw siya ng kuryente. So ayun, ang tawag dito, nag-ano ko sa kanya na ako na magbayad. Sabi ko, ma, sa akin na, ako na magbabayad, punta ako doon. So doon lang po ako nagbayad sa May Palawan Express pera padala kasi 5 pesos lang po yung charge pag doon tayo magbabayad. Kasi pagpupunta pa po tayo doon sa opisina ng buhi ko, which is yung bayaran ng kuryente, kagaya ng binabayaran ko dati na ang layo-layo at nagbumotor pa. So malayo, tapos gastos pa sa gasolina, sa motor, tapos delikado pa, baka tayo mahuli tayo ng checkpoint. So lagana pa naman dito sa lugar namin ngayon yung checkpoint. So ayan, inagawan ko si mama, sabi ko ako na magbabayad. So pumila po ako kanina sa Palawan para magbayad po ng kuryente. So dami pong tao, almost 30 minutes din po ako doon nag-aantay, nakapila, kasi ang dami nga pong tao nakapila doon. So ito na po yung resibo, kakatapos ko nga lang po magbayad. Ayan, ito po yung resibo ka Gemas na binigay sa akin ni mama nung inagawan ko po siya na ako na magbabayad. Ayan, ang babayarin po ay, ito sa ibaba pala. Ito, 3,078 pesos and 63 cents. So ito po yung nabayaran namin ngayong buwan. Sobrang laki po. So naiya ako kay mama dahil ang naibigay ko lang po sa kanya ay 400 pesos. Kasi nga po gumagamit din po ako sa aircon tuwing tanghali po, mga alauna hanggang alas 4 ng hapon. Kasi natutulog po ako paghapon sa sobrang init dito. So yun lang po naibigay ko kay mama, 400 pesos. Sabi ko babawi na lang po ako pag meron akong pera. So magbabayad ako. Kasi usapan po kasi namin 1,000 po ang bibigay ko sa kanila bayad ng kuryente at tubig. So yun lang nabigay ko, 400 pesos lang po. So ito po nabayaran ko lahat, 3,078 pesos and 63 cents. Ayan, laki ng bayarin namin ka Gemas, kasi dalawang aircon nga, sina mama. Tapos yung sa akin, saglit lang din naman ako gumagamit. Tapos yung ref pa namin, ilaw, tsaka ceiling fan. So ayan, time check 1:10 na po ng hapon. So hindi pa po ako napagtanghalian. So kakain naman ako saglit ka Gemas, at saka magpapahinga na rin dun sa taas kasi sobrang init po dito. So mamaya mga alas 3 ay gigising ako para mag-display na naman po ng ating mga paninda. So ayan, nag-order na naman po ako ngayon ng dalawang order sa Shopee. So sobrang mahal pa naman ang in-order ko ngayon ka Gemas, kasi yun yung in-demand at nagre-request yung mga kakilala ko at saka yung mga tao namin dito sa Tapon, mga kapitbahay namin na gusto nila yung mga oversized na t-shirt na may mga gagandang disenyo. So ayun, nag-order po ako ng ilan mong piraso yun, almost 20 pieces po, ay I mean 15 pieces lang pala yun, or mga hindi umabot sa 50, nakalimutan ko po. So worth of 2,200 plus po yung oversized. Tapos nag-order na rin naman ako ng butak short na pang volleyball na small size, kasi yung binuksan natin, kakabugusan natin ng isang nung kahapon ay wala pong small size na dumating. So ngayon nag-order ako ulit small size, kasi yun po yung in demand ng mga volleyball players na hinahanap nila eh, kasi maliit yung size. Tapos kadalasan kasi naglalaro dito ay mga payat, mga volleyball players dito sa amin, yung mga payat at maiksi yung bias. So ayan, hanggang dito lang muna yung ating vlog ka Gemas. So mama, pasensya na po kung 400 pesos lang po yung naibigay ko ngayon sa bayarin sa kuryente. So babawi na lang ako mama pag makasahod ako ngayong buwan. So matagal pa ako makakasahod eh. Anong petsa pa dito ngayon? 12 pa lang dito ng September. So sahod namin ay nasa September 24 pa po. So ayan, magbebenta ako dito, magdi-display ako araw-araw para makabigay ako ng usapan naming buwan-buwan na bayarin sa kuryente na 1,000. So ayan, that's all for today's vlog ka Gemas. Thank you for watching. Ingat kayong lahat palagi. Ito si Vince Daan na lagi nagpapaalala. God bless.